Ani ba yung advice din po natin? Diyan po, diyan ako nakapwesto. Mga Rizal di family, yung binabantayan namin, Rizal di family, Aguites, Ayala. Sila si ilang. Mga pamilya na yun, mga mayaman sila. So ang ganda ng trabaho ko bilang isang security guard doon. Napakaganda kasi above minimum yung sahod. Tapos libre pa ng pagkain. So lahat libre. Yung ano lang ng namin, yung pagastusin na lang namin, ay yung pamasahe lang. Paulit-ulit, araw-araw, mamasahe. Pero pwede mag-stay in din. Pero hindi ako sanay mag-stay in. Gusto ko umuwi. Nung doon kasi ang nakatira sa, ano, sa Fairview, sa Batasan Hills. So, yung cycle ng buhay ko ay paulit-ulit, parang nakakapagod. So, habang ako'y nagtatrabaho, ay pumasok din ako sa katulad nito, ni Turking. So, malaking kumpanya yung pinasukan ko. Hindi ko na po banggitin yung company kasi ano, parang ano, parang Vita Plus yun. Ay, di banggit na ba? Pero yan. Sino nakaalam ng Vita Plus? Yan, halos lahat, no? 13 years ako doon. Grabe sa simpak ko. Habang nagwardya ako ay nagtatrabaho ako bilang isang security guard at the same time nag Vita Plus ako. Alam niyo ba, naranasan ko nung ako'y nag-Vita Plus sa Ortigas, daladala ko yun ang pinakamahirap naranasan ko, paulit-ulit yung ganun. Pag naubos yung prada ko, ay, bibili uli. Ngayon, daladala ko yung power pack galing sa opisina ng Vita Plus. Rush hour yan, kasi alas 5. Ayaw kong mapipit yung prada ko, kasi pag napipit yan, hindi na mabinta. Eh, mga mayaman yung binibintaan ko eh. Ayaw bilhin! Pag napipit yung product mo, ayaw pang bilhin! Mga maarte nga yung mga mayaman eh. Ang lakas loob ko talaga, nagbinta ako. Pero dahil siguro sa awa nila sa akin, bumibili na lang. So ang ginawa ko, sakay ako sa MRT. Grabe siksikan. Wala pang ano noon eh, wala pang touchscreen ng mga cellphone. Yung ano pa lang, yung 51. Keypad. Yung 3310. O 3310, ganyan, mga cellphone. Ang ganda ko na ng kamila sana yun. Kasi yung isang power pack dito, sa power pack tinali ko dito, dalawa nakaganyan ako. Tuwing ano yan, tuwing kinsinas yan, ginagawa ko kasi mabinta yung prada ko. Yung kinsinas. Nakakasawa. Sabi ko, sa isip ko, hindi ko makuha yung pangarap ko pag ganito. Anong gagawin ko? So nag-isip ako kasi, doon ko natuklasan, doon ko na-discover, ang kapatid, doon ko na-discover, na kapag empleyado ka talaga, ay kahit magtumbling ka pa, galing sa bahay mo papunta sa pagpasok mo, ay hindi ka talaga magkaroon ng financial freedom. Yes. Yung time freedom, hindi ka talaga. Eh, pasalamat ako sa mga company na yun, yung napasukan ko, kasi grabe yung mga trainings doon. Grabe, namulit ako doon. Eh, nagpasalamat ako doon. Sa loob ng 13 years ako doon, wow. Ang pinili na ko ng sasakyan, si Kanhan. Alam mo kung ilan yung bilhin ng sasakyan na yun? 40,000 lang. O, oh, ginagamit ko yun, ang sasakyan. Pero, nagsawa ko sa ganun cycle ng buhay. So, nung panahon ng ano, nung pinasa ni Duterte yung online home business, nasa bahay ka lang, lagi ko inulit-ulit yun. Yung ano na yun eh, may magasin pa nga doon sa bahay, yung gano'n eh. 2016, pinasa. Para, July pinasa yun. Na 2016, ay sa bahay ka lang, ay kikita ka ng pera sa pamagitan ng online. Doon ako nag-resign. Kasi, sabi ko sa sarili ko, pag lagi ako din sa trabaho ko, ay walang mangyari. Talaga, kasi namulta ako ng training eh. Parang, wala akong gana pumasok. Diba, sir? Sir Ernesto. Wala akong gana pumasok na. Kasi sabi doon sa mga training, ha, kahit magtumbling ka pa sa puso mali kayaman. Ngayon, ay freelancer ako. Sabi ko sa sarili ko, resign kaya ako. So, nag-resign ako. Madaling salita. Ang kalaban ko naman, yung asawa ko, pamilya ko naman. Ayaw ako pa rin sa inin. Sino mga empleyado dito? Sino? Nasa kamay. Huwag kayong mahiyak. Yan. Ay, sila ni Sen. Empleyado ko pala kayo. Huwag kayong matala. Huwag mo muna kayong mag-resign ngayon kasi gabi na. Bukas na lang. Okay. So, ganun po yung ginawa ko. Lumabas ako sa comfort zone ko. Di
bilang isang security guard. Nakaipon naman ako doon. Kasi naipon ko doon, pislip, uniform me, sakit. Tapos mamo. Sakit uniform me. Yung naipon ko doon sa loob ng 25 years. So lumabas ako noon. Noong 2016, umalis ako sa akin pagiging security guard. Hindi pumayag yung amo ko. Umiyak pa kayo ng amo ko eh. Kasi ayaw, iba yung mga Kastila. Kasi ayaw nila na magpalit ng mga security guard. Gusto nila, yung kung anong mga security guard nila, yun lang. Kaya mahirap maglagay doon ng karilibo namin. So umiyak yung amo ko, pero pinilit ko. Pero lalong umiyak, nung masama yung loob, yung asawa ko nung nag-resign ako, talagang ayaw, pamilya ko, atin sa akin. Pero, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, bakit? Ako lang nakakalam sa sarili ko eh. Ako lang nakakalam, hindi naman nila alam. E, yes. Pinatabang ko yung pangarap ko. Yes! Sa sarili nyo! Sabi! Pinatabang ko umalis, ako ang laki ng sahod ko. Kasi ang sabi ng misis ko, bakit ka mag-resign? Ano nakain mo? Anong gagawin natin? Kasi dumating sa bahay, may dala na ako ng resignation. Sabi ko, sabi niya, ano yan? Sabi ko, nag-resign ako. Akala niya, joke. Kinabukasan. Sabi niya, sabi ko, hindi na ako papasok eh. Sabi niya, bakit ano nangyari? Nag-resign ako eh. Grabe, away talaga. Hindi naman sakita, pero puro mga salita. Ang sasakit ng salita. Hanggang nilayasan ako ng asawa ko. Nilayasan ako pumunta ng Migros. Paano kayo nilalayasan? Walang makain. Naputulan ng ilaw, kurente, lahat. Yung... Kasi naghirap pa kami noon eh. Talagang wala. Kasi back to zero. Talagang sacrifice talaga. So sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko? Eh, mayroon mga online. Nag-ano ako sa mga online? Pumasok naman ako sa mga online! Tuwang-tuwa ako, sabi ko, ito online. Tapos sabi nung apply ko, salamat nga pala kay sponsor ko Mike Sultan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako yayaman. Yes! Sabi, sabi, Mike Sultan, thank you so much sa'yo, pagpilit sa akin. Alam niyo ba guys, yung in-invite ako dito, nag-away pa kami ni Mike Sultan! Sabi sa akin, bro, mayroong ano, mayroong, kasi bago ko nakilala yung ano, yung Proud One, dumaan kami sa mga online business din na mga scam pala. Alam mo, kay Applying Jerry, ano lang yun, kumpanya na yun, apat, sa akin, pito. Pitong kumpanya yung nasa listahan. Yung pera namin, aubos doon. Ang applying ko siya, si Mike Sultan. Tapos, ninibayad niya ako dito. Sabi ko sa kanya, bro, ang lakas ng loob mo. Naubos yung pera ng asawa ko, yung pera namin sa bangko na naipon. Na kulang-kulang 200,000 kasi yung asawa ko, teacher siya. Retired teacher siya. So, yung pera, nilagay namin sa bangko. Ngayon, winidro namin, winidro ko, kasama yung asawa ko, kasi joint account yun eh, dalawa kami. Ay sabi ko, may lalagyan tayo ng company, maganda, napakaganda. Sabi niya, ganun ba? Eh, mahal ako ng asawa ko. Sabi niya, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga withdraw ito eh. Sabi ko, withdraw natin kasi ang ganda ito. Kasi sa isang buwan, yung 200,000, mababa ang ano nun eh. Ano lang, 25,000 yung tubo nung ano, hindi wala ka nang gagawin. So masaya siya. So, ilang buwan lang, ay nagsirado yung company. Ay, ayun na yun. Grabe. Ang daming kumpanya na pinagdaanan ko. Ngayon, naglakas loob na invite si Mike Sultan sa akin. Kasi, lahat ng kumpanya na sinalian niya, sinalian namin, mga ano din ito, sabi nila, digital. Digital din. Tapos, may product na physical, yung mga nahawakan na produkto, mga kapi-kapi, lotion, pabango, ang daming produkto. Digital sila, online din, cellphone din ang gamit. Ngayon, yung nangyari doon, ay walang nangyari sa amin. Pinakilala sa akin to. Sabi niya, bro, may atinan tayo na seminar. Sabi ko, bro, huwag muna ako, pahinga muna ako. Nag-away kami. Sabi niya, ano daw, bro, sige na bro. Last na ito, siguro daw. Ah, bahala ka sa buhay mo dyan. Hindi na ako ng asawa ko dahil sa'yo. Sabi ko sa kanya, nag-away kami.
Kahit anong, eh, lagi naman narinig ni Ma'am Nancy yan eh. Kahit ngayon sabi ko, ayaw ko na muna, ayaw ko na. Pero, hindi na talaga tumigil sa akin. Halos isang buwan yun. Yung, isang buwan. Ano, isang linggo pala. Kasi mabilisan yung, ano eh. Ngayon, ang sabi niya sa akin, bro, ito tandaan mo. Sige, murahin mo na akong murahin. Kasi tumawag sa akin eh. Lahat ng mura, gagawin mo. Kung dito ka nga sa harapan ko ngayon, sige, bubugin mo ako. Pero nakita ko rin kung pumuhan niya na ito kasi euro, wala pang euro sa Pilipinas. Subukan natin. Sabi ko, bahala na nga. Ayaw ko na. Wala nga kung pamasahin dyan, wala kami makain. Ang daming utang natin sa tindahan. Tuliro pa yung utak ko. Sabi niya, well, sige, pahinga ka muna dyan. Mag-isip-isip ka basta sabi, ang iwanan ko lang sa iyong salita, dalawa lang. Pagka-resulta ako dito sa kumpanya na ito, o hindi, eh paano na yan? Kung hindi tayo magka-resulta dito, hindi ako magka-resulta, okay lang, sana naman tayo may scam. Paano na yan kung magka-resulta ako? May iwanan ka. Nag-isip ako, kung natulog ako ng gabi, kasi mapilit. Tapos kinabukasan, sabi niya, ano bro, okay ka na ba? Sabi sa akin. Sabi ko, wala akong papasahin. Sabi niya, padala hindi na papasahin. Nakarating ako dito sa si Ma'am Nancy. Yung ano ka pag-roon sa Jollibee. Sa Jollibee. Doon, kauna-unahang nakita ko, first time kung nakita yung marketing plan nung, ano, nung crowd one. Katulad nung pinaliwanag ni Director Jerry Kapalga kanina. So, wala akong naintindihan din. Alam niyo kung bakit? Gutom ako, yung hapihan eh. Pero, may pagkain doon. Pumunta ako ganun sa dito sa Pasay, magulo pa yung utak ko. Wala akong naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang doon, euro. Versus peso. Yun. Hindi na tinanim ko sa utak ko yan. Talagang, yun lang tinandaan ko. Tinandaan ko. Kaya ako napisay dito. Walang product na hawakan ka na ibibinta. Wala. Kakaiba ito kasi yung pinagdaanan ko mga kumpanya, ay, sabi nila, online, digital, 100% digital, global, international, ang daming mga sinasabi, pero mayroong product, pinapautang mo. Naniningil ka, nagbibit-bit ka, pupunta ka sa office. Kaya kakaiba ito. Yun, tumpak, sabi ko, kakaiba nga. Tapos, nung time na yun, pumasok kami dito, December 31. Apat kami, si Lilian, si Angie, ako, si Mike. Kumait Sultan, apat kami. Pero sa awa ng Panginoon, lahat, yung apat na yun, lahat na kami, nakahit ng million dito. Palakpan! Yung apat na kami kami, pumasok. So, ibig sabihin, kakaiba, samantala nung nasa kumpanya ako na 13 years, kumita naman ako sa Baita Plus, kasi mga 300,000. Kumita ako doon sa loob ng 13 years. Isang araw mo lang yun. Pero dito, kinita ko sa loob ng 11 months, yun, kumita ako ng 1.1 million. Wow! Tapos, yung pangalawang million ko ay mas mabilis. Umabot siya ng 4 na buwan. Yung pangalawang, ay yung ano ko, yung pangalawang million ko. So dito sa kumpanya na ito, dito sa Crowd One, yung income ko dito ay papunta na ako sa pang-4 na million. Wow! Kami pamilya. Sa loob ng anaon sa ate. Oh, parang natulala ako. Parang parang sa nilin nyo. Nagtatrabaho ako din, di fighters. Naglaban ko yung pangarap ko. Pero dito, in the 18 months, nakuha ko yung time freedom, financial freedom, at pinaka number one talaga ang pinapasalamatan ko dito sa kumpanya na ito, yung nakarecover yung asawa ko sa sakit niya. Wow. Karamdaman. 50-50 kasi yung asawa ko nung panahon na yun. Kung wala kami pera, dahil sa malubay yung sakit niya, wala na siya. Talagang ano, yung pera namin, nagmintin siya ng gamot sa loob ng 8 buwan nung panahon ng lockdown. Nakarecover siya, pero ngayon malakas na siya, malusog na siya. Wala na siya, hindi siya nagmintin na dahil sa anong dahil sa may pera kami. Kung siguro kung hindi ako pumasok sa Crowd One, wala. Wala. Kahit ang gawin natin, gawin ko siguro. Wala. Hindi mangyari yun. Ngayon, yung mga achievement ko rin dito, naka
Abel na rin ako ng kundong to kay Lasal Diren. Yes! Para niya akin. At ito yung pinaka-good news. Yung bahay ko sa batasan na dalawang dekada na gusto kong ipa-extend. Ipa-extend. Lagi namin pinakawayan ni Mrs. kasi yung bahay namin papasok. Pero malaking lote. Yung malaking lote na yon, good news, na-extend na rin. Yes! Congrats! Yung bahay, kompleto na siya. Napinturahan na, may mga tiles na, kompleto na siya. So, yun po yung nangyari sa buhay ko dito. Kaya kung kayo, ay, naku, ang daming bago, no? Simple lang, ang gagawin natin dito, lalong-lalo na yung mga bago. Yung gagawin lang ay GTI. Alam mo yung GTI? Doing training invite? Yes! Yes! Ito lang ginawa ko eh, guys. Ito lang ginawa ko. Doing training invite. Yung nag-hansap kaninang kamay na sampo, kaya pa ninyo yung mag-join kayo? Kaya? Parang ayaw, oh. Parang ayaw, papurumo ko naman mga supply. Kaya? Kasi pag hindi kayo, mag-decide ngayon na sumali, mag-join kayo, wala mangyari. Diba? Sa tingin ninyo, kung inayawan ko yung pamimilit ni Mike Sultan sa akin, maging millionaire ba ako ngayon? Hindi! Hindi no? O, wala pa naman para sa akin. Yes! Sa akin. Alam niyo ba, ang kininta ko nung nakalang araw, yung isang buwan ko pala ay 166,000. Wow! Diba? So, ang buwan ko sa pagiging guardia ay 25,000. Malayo ba o? Napakalayo. Napakalayo! O, palapakuli para sa akin! Yeah! Oh, pangalawa, palapakan yung sarili niyo kasi nakita niyo yung nakita ko. Yeah! Yeah! Wala kayo, sila kami po. Kung maaari, sabi ni DC Pin kanina, maaari yung katawan daw niya, ipapalit niya. Pero ako, yung mata ko at saka yung isip ko, kung pwede na lang, pagpalitin natin. Yung mata ko at saka yung isip ko, kayo muna! Akin muna yung sa inyo! Katawa na lang, para malakas. Yun ang gagawin ko, kasi hindi pwede. Kaya sinasabi ko na lang yung nararamdaman ko. So ngayon, masaya ako kasi yung pinasok natin ang negosyo, daming support. Tingnan mo, araw-araw may seminar dito, hindi lang dito. Ang dami, daming ano, sa ibang-ibang lugar. So ang gagawin ninyo, yung GTI na yan, ha? Pag-join kayo, tapos mag-training. Yung ginagawa ninyo, mag-training. Tapos invite. Hindi pwede mag-join kayo na hindi kayo mag-training. Yes. Hindi kayo kikita dyan. Ito na pa yung sabihin ko sa inyo. Huwag na kayong parantahan ako ng salita. Parantahan ako. Lahat ng mga tao kung direct ko sinabi ako ganyan, gawin nyo yung GTI na yan. Join training, invite. Pag hindi nyo kaya mag-training, huwag ka nang sumali. Yes. Kung ayaw mo umaman. Pagkatapos mag-training, pag-invite ka, unti-unti, invite ka, makahanap ka ng tao para sa'yo. Yes. Yun lang po, tandaan ninyo yan ha, yung GTI. Join training, invite. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Yes! So, maraming salamat sa mga nakatin. Yes! Ang mga inyo ay... Yes! So, maraming salamat sa inyo lahat na nandito ngayon. Napagpala ninyo. Sumabay na kayo. Pag ayaw nyo sumabay, kawawa kayo. Hindi, sa totoo lang, sa ayaw at gusto ninyo, yung mundo ngayon ay kinakain na ng digital. Ibig sabihin ng digital, internet. Yes. Lahat pa may cellphone dyan? Sinong walang cellphone dyan? Bibigyan ko ng pera. No? Yung walang cellphone, ha? Walang cellphone? Ito. Walang cellphone, ma'am? Hindi ko to. Wala ka talaga? O, tumayo ka, ma'am. Tumayo ka. Walang cellphone. Bibigyan ko ng pera. Ah, mayroon? Ay, pwede. Ibig sabihin lang, lahat tayo may cellphone. Yes. So, yung mga cellphone na yan ay gamitin natin sa
kapag kakikitaan natin para sa pamilya. Huwag tayo kumayan. Kung wala kang cellphone ngayon, ayaw ka na pumasok sa ganitong klaseng business. Kasi yung business natin ay online. Ang mundo ay kinakain na ng digital ngayon. Yes. Sayang sa gusto natin. Nasa, ano na tayo? Sa mundo ng digital. Hindi na ito mapipigilan. So, sumabay na kayo. Sumabay na kayo sa amin. Sumabay na kayo. Yung nangyari sa amin ay mangyari din sa inyo. Yes. Okay? O, maraming maraming salamat po sa lahat na nandito nyo ngayon. Wala na inyo kasi inyo. Guys, nasalita. Kung wala kayong gagawin bago ay huwag kayong umasa na may magbabago sa inyo. Magbago na ba kayo? Okay, wala pa kayong mga sarili nyo. Yes. Okay, hindi ako galit ha. Pabaliwanag lang. Okay, maraming salamat po at good evening. Yes!